Hey yo, what's up mga kadon? Ito na naman ako sa makasaysayan kong video. Makasaysayang araw sa inyo lahat mga kadon. So, kamusta mga kadon? So, ngayong araw na to, mag-DIY milk tea tayo. So, mag-tutorial ako kung paano gumawa ng DIY milk tea. So, mag-start na tayo mga kadon. So, tara. So, mga kadon, no, ang mga gagamitin natin sa paggawa ng DIY milk tea, so, kailangan natin syempre ng isang thermos. Kasi dito ilalagay yung pinakagagamitin natin na tea, yung pinakatsaan natin. Dito natin ilalagay. So, dito siya manggagaling, okay? So, kailangan din natin ng flavor. So, kung anong flavor ang gusto nyo, marami niya mabibili sa divisoria, makakita ka niya. So, kailangan natin ng creamer, asukal, tsaka, tawag dito? Ha? Tsaka, kailangan natin ng measure. Tsaka, kailangan natin ng tea measurer. Tsaka, kailangan natin ng tea measurer. Okay? So, syempre, hindi rin dapat mawala ang shaker. So, ito yan, mga kadon, oh, shaker natin. So, dito natin siya ilalagay. Dito natin siya ahaluin, okay? Tapos, kailangan natin, syempre, ng yelo. Meron na tayong yelo rito. Tsaka, scoop. Syempre, yung pinakagagamitin natin baso. At isa pa, ang black sagu. Kaya, mamaya, papakita ko sa inyo, nakasalang pa doon. So, mamaya, papakita ko sa inyo. So, ang una natin gagawin, mga kadon, oh, kailangan natin itong shaker. So itong baso na to mga kadon, no. Ang size nito is large. So kapag large, kailangan natin ng tatlong scoop nito ng flavor. So lalagyan natin siya. So dito tayo maglalagay mga kadon sa shaker muna. Okay? So 1 scoop. 2 scoop and 3 scoop. Okay. So, 3 scoop na siya. So, lalagyan naman natin siya ngayon ng creamer. Sa creamer, ganun din. 3 rin. So, ayan. Lagyan natin siya ng 3 scoop ng creamer. Okay. Okay. Ayan na siya. Ito na yung flavor natin. Tsaka creamer. So, lalagyan naman natin siya ng sugar, mga kadon. Ito. Itong asukal, depende yan kung anong gusto nyong level ng asukal. Kasi merong, may gusto na hindi masyadong matamis, yung, o yung saktong tamis lang, o yung iba, hindi talaga matamis masyado. Basta yun, yung pagsa asukal, depende na yan sa inyo kung gaano katamis, okay? So, lalagyan ko siya siguro. Ito, mga 1. Okay. Yeah, mga kadon, no? So, pagkatapos mga kadon, yung tsaa na gagamitin natin. Iahalo naman natin yung tsaa. Yung pinaka-tea. So, dito sa measurement natin, ang sukat dapat ng tea natin o tsaa, kapag sa large, 200. Pero pag sa medium, 150. Okay? Tapos pag sa small naman, 100. Okay? So, ang gagamitin natin is large. So, kailangan natin ng 200 level. ml 200 ml okay, so lagyan natin siya ng 200 ml. Wait lang, so ito na mga kadon, oh. Yan sa size ng large 200, kung nakikita nyo man yan, basta 200 yan mga kadon. Okay. So, iahalo na natin siya dito. Sa flavor, sa cream, tsaka sa sugar. Okay. So, nga pala mga kadon, kailangan natin ng stirrer para pang-ahalo natin. So, ahaluin natin siya. Okay. So, natin pag-ahalo. Thank you.
kailangan natin haluin mabuti to para yung flavor niya mas lasang-lasa. Saka hindi siya mamuo. So yan mga kadon, no? Medyo isang taon na ako naghahalo dito. Siguro ano na to. Basta siguraduhin nyo lang halong-halo siya. Okay? Shake well. Well, shake. So itong gagamitin natin baso, dito natin lalagay yung yelo. So kailangan, dito natin isusukat yung kung gano'ng kadami yelo lalagay natin. So kailangan medyo puro na ito. Halos sukat din yung baso yung yelo. So, medyo natunaw na yung yelo. Yelo, yelo. 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 At isa pa. Yelo. Pag nahihirapan kayong gato eh, pwede nyo naman kamayin eh. Depende sa inyo. Nahihirapan ako eh. So ayan mga kadon, oh, ayan. Kailangan level lang siya ng pinakabaso. So lalagyan natin siya ngayon dito sa shaker. Oh, yaman iba po! Okay, okay, okay. Lalagyan na natin siya ngayon. So ang gagawin natin, kaya natin nilagay dito yung yelo, haluin natin. So, kailangan yung matinding halo ah. Yung halong-halong halo ah. Mas mahalo pa sa halo-halo. Pwede ka sumayon ng ganyan. Ayan. Parang kayo nasa bar na pinapay ko pala. So kailangan ano, halong-halo siya mga kadon. Para masarap. Okay mga kadon, no? Ito na ako. Nahalo ko lang mabuti. No? So lalagay na natin siya ngayon dito. Pero bago natin lagay dito, kailangan natin lagay ang burn. Yung black sago natin. So ito na yung black burn natin mga kadon, no? So medyo nawalan tayo ng may kanina, no? So sana narinig nyo ako kanina. So ito na yung black pearl. Black sabu. Medyo hindi na siya bilog kasi nadulog na siya sa rep. Ayan. So lalagay na natin siya dito. Hop. So isang scoop lang mga kadon, ha? Huwag masyadong marami kasi hindi na ano eh. Masyado nang exage eh. So kailangan isang scoop lang mga kadon. Ayan. So nalagay na natin yung sabu, no? Na parang gulaman kasi nadurog na. Ilalagay na natin siya ngayon. Aki. Oh! At pag nasali na mga kadon, lalagyan na natin yung yellow. Kahit natunaw na. Oh, straw, straw. So ito na mga kadon, no? Oh. Ilalagay na lang natin ang so meron na tayong DIY milk tea. Okay mga kadon, may DIY milk tea na tayo. So napakasimple lang mga kadon, no? Easy step lang, kailangan lang natin itong mga flavoring creamer, black sago. Siyempre kailangan din natin ng mga ganito, yung mga thermos. Kung meron kayo sa bahay, hindi nyo na kailangan bumili. So yung mga ganito lang, yung mga measurement na ano, ginagamit, yung shaker, ayan, stirrer, saka yung pang scoop, kailangan, yan lang makakagawa na kayo ng milk tea. Okay, so yung ano nga pala yung tea na ginagamit dito, nakakabili rin niya sa Divisoria, meron din sa binibila ng mga ano, ng mga flavor. Makakabili rin kayo niya. So ito na mga kadon, no? Mm. Okay. Itikman ko kung masarap. Nako mga kadon, kung nalalasahan niyo lang, masarap talaga siya. Promise. Saktong-sakto yung timpla ko. Mm. Yo mga kadon. So huwag nyo nga palang mga bago nating sa mga bago natin viewers dyan, sana mag-subscribe kayo at i-click yung notification bell para updated tayo. Updated kayo pala sa mga bago ko pa nilalabas yung videos. Okay? So, nakatingin yung background ko mga kadon, no? Nakatingin yung background ko. Ganda, diba? So, kung gusto nyo matutunan kung paano gumawa ng ganyan, kung gusto nyo rin magawa yung ganyan, andyan sa baba ng description ko yung link kung paano mag-edit ng ganito. Ng ganitong background. Gumawa ko ng tutorial niyan. Green screen to mga kadon. So, tingnan niyo na lang diyan. I-click niyo lang yung link, okay? So, paalam sa kanya mga kadon. No? Oh.